kahit siya ay hindi naka-escape sa kritisismo ng iba, ng kanya pang mga sariling kababayan, kamag-anakan at pamilya. At madalas nangyayari yon. Nang una pang hindi maniniwala sa atin, ay yung mga taong hindi iba o mga taong malalapit sa atin, ha? Hindi nga. Talaga? Naku, tigilan mo yan. Hindi mo kaya. Mag-isip-isip ka nga. Sigurado ka? Hmm? At masakit yon, sapagkat sa kanila tayo dapat unang kumukuha ng inspirasyon, ng lakas ng loob. Pero, gaano man kasakit yan, huwag tayong masyadong magdadamdam tulad ng ating Panginoon sa ating mabuting balitang napakinggan, sapagkat sabi ko nga natural yan. At, isa pa, mas madalas, yung kanilang mga kritisismo at negative comments tungkol sa atin, lalo tigit ng mga taong malalapit sa atin, they reflect more themselves than us. Yung kanilang mga sinasabi, mas patungkol yun, actually, sa kanila at hindi talaga sa ating sarili. Natatandaan po ninyo yung isang beses na ipapakilala pa lang ni Felipe si Nathaniel kay Kristo? So sabi ni Felipe, ay, si Kristo, bla bla bla. Anong sabi ni Nathaniel kay Felipe? Can anything good come out of Nazareth? In a sense, it meant, meron bang magaling? Meron bang matalino? Meron bang makagagawa ng milagro? Meron bang isang superb na tao na pupwedeng manggaling sa Nazareth? Come on! Get real! Give me a break! Bakit? Kasi maliit na lugar at hindi kilalang lugar at pobreng lugar ang Nazareth. So yun dati ang mentalidad ng mga tao. At yun din ang mentalidad ng mga taong naririto sa Nazareth, sa lugar kung saan nangyari ang tagpong ito sa Ebanghelyo. Yun din ang tingin nila sa sarili nila. And so the painful truth was, they were despising Jesus because actually they were despising themselves. Ang mababa nilang pagtingin kay Kristo ay nag-uugat sa mababa talaga nilang pagtingin sa kanilang lugar at sa kanilang pagkatao. O diba, tayo, hindi nga ba't hindi tayo makapaniwala talaga na makakaginto tayo? Bakit? Dahil tayo Pilipino? Sipin mo, di ba yun ang masakit na katotohanan sa likod nito? Mga kapatid, talagang uminsan ganun. Kung sino pa yung malalapit sa atin, nagkilala tayo. Sila pa yung magdududa sa atin. Magdudoktor ka? Eh, nagdoktor yung kapatid mo, di ba? Hindi natapos. Yung pinsan mo, nagdoktor din. Oh, baka ikaw ganun ka rin. Mag-engineer ka, wala tayong pera. Mag-open ka ng ganyang negosyo, kaya mo ba? Sigurado kung mag-abroad ka, kaya mo ba?